may times talaga na sobrang hinate kita. Hey Toko fam! First of all... First of all, gusto ko sa... Ano ba? First of all, gusto ko mag-sorry sa pagiging MIA ko for the past 2 weeks. And actually, yung mga in-upload ko, yung mga lumang videos yun. So, apology video ba? Anyway, pasok ko nga dito. Hey, what's up? Hey! Okay. Ah, sino mo mag-introduce? Okay, so, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I am Doc Jerry. I'm a doctor from the Philippines, and this is my brother. Hey, what's up everyone? Benedict here. It's been a while. Bakit? May oxen. Okay, so for today, Sunday kasi, ngayong araw. So, gusto ko sana... Share mo lang. Share ko lang. Hindi, kailangan ko talaga sabihin yun kasi hindi kami lagi nasa bahay, yes, diba? Yes. So, ngayong Sunday, naisip ko at naalala ko na sinabi niya sa kanyang video na mahilig daw... na lagi niya sinasabi. Pero hindi yun. Ang sinabi niya ay... Mahilig kang magluto pero hindi masarap yung luto mo. Sorry. So ngayon, mapuprove na natin na hindi nga. Excuse you. So anyway, today, magluluto kami. For us, okay, so for today, ang gusto namin talagang i-prepare ay something easy to prepare. Okay. Something affordable. And something that cooks really fast. Na pwedeng kainin ng umaga, tanghali at gabi. So altanghap. Altanghap siya. So that's almusal, tanghali, at gabi. Ang dami hininga mo. Hindi ka pa nag-toothbrush. Totoo ba? Gago. Conscious ako. Joke lang. So basically, yun yung mga sobrang madali lang i-prepare. Pero lalagyan natin ng konting twist. Gagawin natin siyang ulam upgrade. For today, meron kaming choices na pagpipilian. At actually, napili na kami. Pero papakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga pinagpilian namin. Ayan! Senorita, come with me. Hindi mo alam yan. Hindi ko alam. First, we have Argentina beef tapa. And then second, pork tocino. Kasi yung mukha mo nakikita eh. Lastly, we have bacon liempo. Yes. Okay, nung med school days kasi namin, ko pala, lagi ako nagluluto ng mga pagkain na madali lang and nag-uulang upgrade ako. So for example, naglalagay ako ng bacon sa noodles. Lahat ng mga college students, feeling ko, marami talaga silang ina-explore. Lalo na kapag mag-isa ka sa condo, parang lahat na nang pwedeng gawin sa isang ulam na nagagawa mo na. Alam mo, mag-start na tayo. Mauna ako. Okay, it's my turn. Bye. Una nilang itong lulutuin ko at sure na sure na busog ang araw ko pag na-luto ko to. Kasi so, madali lang siya. Yung sinabi ko kanina, madali lang to. I've decided to make beef broccoli from beef tapa. Asan yung chopping board? Magluluto ka. Uy lang, Gerby. Tadam! Okay. Ano yun? So, syempre, kaya tinawag na beef broccoli kasi may broccoli tayo. Okay, so, i-upgrade ko pa to. We have broccoli. Broccoli! It's broccoli. 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 So, we have broccoli, we have... Ano tawag ito? Leeks? Dahon ng pandan? Ano ba yan? Hindi, yung para siyang onion. Spring onion. And lastly, naisipan ko magsali ng enoki mushrooms. Okay. So, yun lang, mag-chop tayo. So, the first step is... Go. Paalala lang, if you're using knives, lalo na kung di kayo sanay, ingat na. So ayan, tapos na tayo sa broccoli. Kailangan na natin i-prepare yung... Actually, hindi naman ito masyadong pinaprepare. Hinugasan mo ba yan? God! Nakalimutan ko mag-ugas! Hindi, after na lang mong nahiwa lahat yan. So after na mag... Actually, nahiwa na, so ugasan muna natin yung broccoli natin. Bakit may coaching? Oh. Para lang alam nila na alam ko yung ginagawa ko at masarap ang luto ko. Kasi nga, medyo affected yung self-esteem ko nung sinabi niya hindi masarap ang luto. So papatunayan mo ngayon? Papatunayan ko sa sarili ko na masarap ang luto ko. Sige. Ugasan lang natin yung... broccoli natin. Next, i-chop ko na yung leeks natin.
Kasi nung med school nga, medyo sawa akong kumain sa labas yung mga ready-to-eat foods, ganyan. So, ang ginagawa ko, itatago ako ng mga frozen goods sa... bag? sa dorm. Ah, okay. Tapos nag-search ako online kung ano mga pwede kong gawin. I make my own food. So, basically, tatlo lang yung ingredient na idadagdag ko dito sa... beef and broccoli ko. Kasi, na-try ko na yung beef tapang, malasa na siya. Di mo na kailangan di mo na kailangan ng mga bell pepper. Okay na siya. So, madali lang. Next step, magluluto na tayo. So, again, I'll be using beef tapa. So, first, di pa marunong. Ano? Sirain mo pa yan. OA? Lalagyan ko ng oil and... Oh, so hindi na tatlo yung ingredients mo. Apat na. Try mo kayang walang oil. Gusto mo? Konting oil lang gagamitin natin kasi yung beef tapa is masabaw siya. Konti ba yun? Actually, okay lang na daminan niyo kung olive oil naman yung gamit niyo. Healthy naman. Yes, it's healthy. So, painitin lang natin ng konti yung pan. Alright. Hinaan ko lang ng konti kasi baka... Tumalsik. Tumalsik. O, ba't ang layo mo? Tayo mo sa nika. Kita mo yun. Papainitin natin to and let it simmer until sa magustuhan natin yung consistency ng juice niya or ng sabaw niya. Wow, kala mo, chef. Ano yung simmer? Simmer! Ano yung simmer? Yung lumalangoy, tanga. Ang plano ko is, habang nag-simmer siya, ilalagay ko na yung broccoli natin since eto mas matagal maluto. Okay. So, sabay? Oo. Okay. Ganun lang siya. Ia-add ko lang. Asa na yung tapa? Natabunan na. Ayan. Hindi, lalambot pa kasi yan. Actually, sobrang bilis na talaga na ito kasi usually mga 5-10 minutes, na-prepare ko na yan habang nagluluto yung kanin. So, it's really, really fast and convenient. Try ko na amoy nyo lang. Sobrang sarap ng amoy nyo. Tulad nung sinabi ko kanina, buti na lang, well-seasoned na itong niluluto ko. So, hindi ko na kailangan lagyan ng mga flavoring. Hindi ko na kailangan magdagdag ng mga herbs and all. Ano lang to? For added texture lang talaga itong yung gawa. Let's add the... leaves. Diba? Ang ganda oh! Sobrang... ang dali. Sobrang dali. I'm not kidding. Ideally, tinatakpan siya. Pero ayoko kasi ma-overcook yung broccoli. Pag nagluluto kayo ng broccoli, hindi nyo kailangan takpan. And then, alisin nyo na siya bago siya maluto ng tuluyan. Kasi yung init niya, nagluluto pa siya after mo siyang i-serve. Weh! Pauso mo lang yun! Ganun. Okay, so lastly, let's add enoki mushrooms. Ayan, so ganun lang siya kabilis. Now, nag-plating lang talaga ako kasi hindi ako papayag na mas maganda yung lumpia na gagawin mo. May paganyan pa, kala mo naman. Oh, syempre competitive tayo. Okay, see? Ang ganda niya. Wait lang, Bakit? Kinikilig ako sa luto ko. Baka okay. Ayan guys, so ako naman, it's my turn. Ang gagamitin ko ngayon is Argentina skinless longganisa. Pero ang lulutuin ko is skinless longganisa Shanghai lumpia. Kinakabahan ka na agad. Nararamdaman ko. Nakita mo ba yung niluto ko? Nakita ko, pero kasi diba? Hindi mo pa nakikiting sa akin, di ba? Hindi, dapat ngayon pa lang nasa challenge ka na. Turn ko na, di ba? Manangaaway ka. Oo, okay. So, nakikita nyo dito sa loob, mga longganisa, no? Naka-plastic pa siya. So, tatanggalin natin siya, tapos imamash ko siya dun sa bowl, dito sa clear bowl. Ayan. Gano'n ka talaga gumawa ng mga yan? So, ito, initially, dapat okay na siya mga 10 to 15 minutes. Pero, kasi nga, since Shanghai lumpia siya, depende kung ilan yung gagawin mo. Tsaka ako, iniisip ko na yan eh. Advance ako mag-isip. Kalain mo yun? Nag-iisip ka? Sabi ko, kung magluluto ako ng maraming ganito, tapos gusto ko pa siyang i-breakfast bukas,
gagawa na ako ng marami, tapos the next day, i-hit ko na lang. Oh, naisip ko yun. I-hit? Ano ba? I-initin. Okay, so hindi ko pa nasasabi yung buong ingredient. Okay, so first, ang kailangan natin is longganisa. So for me, ang ginamit ko is Argentina longganisa because very well seasoned na siya. Hindi katulad ng kapatid ko, wala masyadong flavor in life. So yun, malasa na siya. Kasi may mga ibang longganisa na kailangan mo ng maraming pepper, maraming salt, marami ka bang i-add. Pero ito, super happy na ako sa taste nito. Kailangan natin ng egg, and then red onion. Onion. And then we have carrots. Carrots here. So kailangan din natin ng carrots. Ito. So half lang ginamit ko kasi hindi naman kailangan na sobrang dami. Since nabalatan ko na yung mga longganisa natin, imamash ko siya. So ito na, minamash ko na siya. Mas gusto natin kasi mas firm. Sorry guys, kinamay ko na siya, pero kasi mas malasa minsan pag kami talaga ginagamit sa lahat. So ito, I'm beating my ex. Bastos mo talaga, no? I am beating! Tapos spoon magamit mo. So may kinuha ko na egg whites dito kasi ito yung pang sisil ko mamaya dun sa lumpia. Maraming ways ng pag-chop ng onions pero hindi ko alam yung mga ways na yun. At least honest ako. Kaya? May times talaga na sobrang hinate kita. Oh. Ay! So, ang tawag ito, greater heights. You'll achieve greater heights when you do this. Diba? So, nalagyan ko na siya ng carrots, ng onion, lalagyan na natin yung egg. Para mag-bind lahat ng ingredient. And that's it! Tingnan nyo. Ito na yung consistency niya. Ayan. Tapos, gagawin natin, meron na siyang... Nakalimutan ko sabihin, kailangan natin ng lumpia wrapper. So ito, may lumpia wrapper din tayo dito. Okay, so habang ginagawa mo yan, anong plano mong gawin dyan after? Like, if a-fry mo ba yun? Kainin ko na agad. May nabanggit ka kanina, yun ba yun? Ito, air fryer to. Kanina hindi ka na-enjoy, diba? Natatense ka. Natatreaten ka sa akin. Ang kapal na mukha ng threaten, excuse you. So ito, yung mga nagawa ko, i-air fry na natin siya. So, tinatanong mo... Mukha ba masaya ka dyan? Masaya ako dito. Eto kasi ikaw gumawa nito, di ba? Tumulong ka behind the camera. Bida-bida ka. Eto, ang gaganda ng pag-ano ko, tuple. Air fry it for 8 minutes. So, depende naman sa inyo kung gaano kadami yung laman. Bakit 8? Depende nga kung gaano kadami yung laman para maluto hanggang sa loob. So, pwedeng 8, 10, 15, kayo bahala. So, very fast lang siya. So, for example, bukas, alam mo na wala ka ng time magluto. Pwede ka mag-prepare ng ganito ahead of time. Nilagyan mo ba ng oil yan? Hindi na nga. Kulit. Na nag-inside? Hindi nga. Ulit-ulit. Air fry. Blard. 180 degrees and 8 minutes. Ayos. So, ito guys, yung kinalabasan sa air fryer. Ganda, di ba? Maputlay isa. Yung kulay niya, hindi same na same kapag ka dun sa deep fry. Pero yung pag kinain mo siya, parang ganun din. Parang fried din talaga siya. But without oil, it's the most important. Healthy for ka. Me at least. Healthy ko, ha? Yun. Naamoy ko na agad yung longganisa. Okay guys, so ito yung aking skinless longganisa Shanghai lumpia. At syempre, hindi ako papatalbog dito sa aking plating. May pagulay-gulay dyan. Yeah. It's sweet. Gusto ko siya. Threatened. Balance yung saltiness tapos... Yung sweetness. Tapos sarap ka ba? Tapos na ba? Ano ba? Sarap. Ako gusto ko yung nag-absorb yung sauce niya dun sa broccoli. O diba? Cook off! May panalo na. Dun-dun-dun-dun! You can never go wrong with longganisa. Mainit. Mmm! So, ano yung mga naaalala mo every time na nilulook back mo nung college, Medical school. Medicals. Kasi hindi pa ako mag-isa nun eh. Hindi pa ako naka-apartment nun, like, sa bahay pa ako muuwi nun. Ah, oo nga.
hindi kasi namin afford yung mga condo-condo ganyan. Pero naaalala ko pag college, talagang all the time, tipid. Okay, so guys, I hope nag-enjoy kayo sa cooking show namin today. And I want you guys to go ahead and try and make your own ulam upgrade. Yes! Tapos ano, gusto nyo, i-share nyo rin sa amin kung ano yung mga pinakamabilis lutuin ng mga pagkain. In fairness, naging proud chef kami ngayon dahil sa Argentina ata. Yes, thank you Argentina! Argentina! Thank you Argentina for this! By the way guys, meron tayong promo code for Lazada at ilalagay ko nila ngayon sa description box below. Yun lang, I hope you enjoyed guys. Hindi mo alam yung outro. Don't forget to treasure feelings! Bye! Bye! Ay, sorry! Akala ko camera yun.